to solve problems involving inverse proportion. Ano ba yung inverse proportion and how do we find the missing terms involving or doon sa inverse proportion? Let's find them out. Inverse proportion is the relationship of the terms in ratios wherein one quantity or one of the terms, while one of the terms increases, the other decreases. So, ang nangyayari, kapag yung isang term ay tumaas, ang mangyayari naman doon sa kabilang term ay kabaligtaran. Ito'y bumababa. Ganon din naman, kung halimbawa, bumaba yung isang term, ang mangyayari doon sa kabilang term, yun naman ay tataas. Kaya siya tinawag na inverse. Ibig sabihin, kabaligtaran. So, ganon yung kanilang relationship. Now, in this problem, sa alamin natin kung paano ba niya na ipapakita yung inverse proportion and then nahanapin natin yung missing term. So for this first problem, 5 pipes can fill a pool in 3 hours. If only 2 pipes are used, how long will it take to fill the pool? So ang nangyayari, gumagamit daw ng 5 pipes or 5 tubo para mapuno yung pool at yun ay napupuno sa loob na 3 hours. Ngayon, kung gagamit daw ng 2 pipes na bawasan, okay, nag-decrease yung isang term or yung isang quantity or yung isang value, okay, yung simula sa 5 naging 2, okay, so anong mangyayari doon sa hours? Siya ay tataas, di ba? Dahil kokonti na lang yung ginamit, ang mangyayari, tatagal yung pag-fill noong pool, kaya dadami yung oras. So that shows inverse proportion. So i-set up natin yung kanyang ratio and proportion or yung kanyang proportion. So sa pagsusolve ng inverse proportion, kung dun sa direct proportion, so isineset up natin yung mismong ratio, okay, nung dalawang ratio, so magiging yung proportion. So dito, pagsasamahin natin yung magkatulad na mga terms or mga quantity. So ang given ay 5 na pipes, so susulat natin yung 5. Ano ba yung katulad niya? Yung pipes din, syempre, ano yung pipes din diyan? Ano yung quantity na pipes din? Yung 2, so susulat natin 5 is 2. Okay, so pagsasamahin sa inverse proportion, dahil iba to sa direct proportion, sa inverse, pinagsasama mo dun sa isang ratio yung magkatulad na quantity. Okay, yung magkaparehas ng term. Okay, so 5 na pipes is 2 na pipes. So magkasama yung mga pipes. And then dito sa kabila, yung nawawala or yung hours. Okay, so ang uunahin mong ilalagay, dahil 5 pipes, ano ba yung kapartner niya? Okay, so uunahin mo yung kapartner nung naunang term, 3. Kasi dito sa 5, sa first na statement, ayun ang 5, ayun ang 3. So magka-partner siya. So yun din ang uunahin mo. Okay, is 2, nawawala naman yung kapartner ng 2. Okay, dahil yun yung inaalam natin doon sa question. So we will represent that as a letter. So we can use halimbawa letter N. Okay, so yan na yung proportion. 5 is to 2 equals 3 is to N. Okay, and then dahil ito'y inverse proportion, kabaligtaran, babaligtarin natin itong isang ratio dito. Okay, pwede ito. So, ulitin lang natin isulat yung 5 is to 2. Equals, pagbabaligtarin lang ng pwesto, 3 is to n, so magiging siyang n is to 3. Okay, and then, gagawin na natin yung ginagawa natin last time, parang doon sa direct proportion, pagpapartnerin natin yung means, and then yung extremes, and then imumultiply sila. So let's multiply the means. Ang means ay naging 2n, ang extremes naman ay 5 times 3. Okay, and then i-perform natin yung pwedeng i-perform itong 2n, hindi siya pwedeng i-perform, so i-rewrite lang 2n, ito 5 times 3 pwede, ang sagot doon ay 15. Okay, and then para mawala yung katabi ng n, dahil n lang ang hinahanap natin, i-divide natin both sides by the number na katabi noong letter. So pwedeng i-rewrite lamang uli natin 2n equals 15. And then, i-divide natin siya both sides by 2. Okay, para matira na lamang doon ang n. So, magiging sagot natin n equals 15 divided by 2 ay 7
and 5/10 or 7.5. Okay, so ito, 7 and 5/10, ano yun? That is R. So to answer the question in the problem, how long will it take to fill the pool? So it will take 7.5 or 7 and 5/10 hours to fill the pool. Okay, so ganun yung pagsosolve natin ng inverse proportion. So again, isa-set up lamang muna. Okay, ito yung unang step. Yung proportion na dapat magkatabi or magkasama dun sa ratio, yung magkatulad. Okay, yung magkatulad na mga terms or quantities, then dito sa kabila magkatulad din yung quantity. And then, uunahin mo, okay, dito sa pangalawang ratio, uunahin kung ano ba yung kapartner nitong unang term dun sa unang ratio. Okay, then you will just represent the missing value as a letter. Then, huwag kakalimutan i-rewrite pagbabaligta rin yung isang ratio. And then, you will proceed yung katulad ng ginagawa natin sa direct proportion. Now, let's have this last problem. Basahin natin. The school's feeding program had enough supply to feed 30 children for 20 days. If 40 children are to be fed, in how many days will the supply last? So, yung school dummy feeding program, ang supply ay sapat lamang sa 30 na children. Napapakain nila yung 30 na mga bata sa loob ng 20 days. Ngayon, pag 40 na, tumaas ang kanilang papakainin ng mga bata. Okay, so ano mangyayari dun sa days? So, tumaas. Dahil siya inverse proportion, tumaas yung unang term o yung isang term, ang mangyayari doon sa kabilang term siya ay bababa. Okay? Dahil nung una 30 lamang for 20 days, so dahil dumami na yung mga bata, madami na yung kakain, mababawasan na or liliit na okay, yung supply na pakakain nila, kaya lumiliit din or nababawasan yung araw. So that is inverse proportion. So again, sagutan natin siya. Ang gagawin is set up muna natin yung ratio. So pagsasamahin natin sa unang ratio yung magkatulad ng mga term or quantity. So sulat natin alin ba dyan ang magkatulad. Yung 30 na children, ang katulad niya ay anong children or ilang children? 40. So 30 is 2. 40 equals, ano ba yung kapartner nitong 30? Meron ba siyang kapartner? Okay, meron. So, yung 20. So, sulat natin yung 20 is 2. Ano naman tong kapartner ng pangalawang term nung 40? So, wala siyang kapartner. Missing yung kapartner. At yun yung hahanapin natin. And we will represent that as a letter. So, halimbawa, gamitin natin letter G. Okay, so ang ating proportion na sasagutan, 30 is to 40 equals 20 is to G. Okay, so dahil siya inverse proportion, i-inverse or pagbabalikta rin natin tong isang ratio. Okay, gawin natin. 30 is to 40 equals, pagbabalikta rin, magiging siyang ano? Magiging G is to 20. Okay, and then, ito na yung gagamitin natin to find the value of G or yung missing na term. So, pagpapart na rin lang again natin or i-coconnect natin yung means, yung malapit sa equal, and then yung mga extremes, yung malayo sa equal. So, again, pag magka-partner ay mga numbers, you will multiply them kapag ang magka-partner ay isang letter at isang number. Okay, yung missing term at saka isang number, yun ay hindi ipag-multiply, i-kokopyahin mo lamang siya. So, yung means natin, 40G. Okay, equals ang extremes, 30 times 20. Okay, so ipe-perform na natin yung mga pwedeng i-perform na operation. So yung 40G ba, anong gagawin natin? Okay, i-rewrite lamang natin 40G equals ang 30 times 20 ilan? Okay, 600. And then para malaman natin yung value ng G, dapat mawawala yung 40. Paano mawawala yung 40? So, ang gagawin natin, i-divide natin both sides by that number, yung 40 na katabi ng G. So, pwede nating isulat uli or i-rewrite. Pwede din ang i-diretso nyo na dito. Ano? So, i-divide nyo yan both sides by 40. Okay, so gawin natin yun. I-divide natin both sides by 40. Okay, ito makakancel na or magiging 1 na siya. So, matitira na lamang dun ay G equals
60 divided by 40, ang sagot doon ay 15. Okay, so yung value ng G dito ay 15. Okay, ibig sabihin, ang magiging sagot natin dito sa problem na or sa question, in how many days will the supply last? Kung 40 na ang kakain, ang sagot doon, it will last for 15 days. Okay, so yung G ay 15 days. So that is how we solve problems involving inverse proportion.